Inaabangan sa Maynila kung magtatapat nga sa mayoral race ang dating magka-tandem na sina Mayor Honey Lacuna at dating Mayor Isko Moreno. Isa pa lang sa kanila ang naghain ng kandidatura pero malaman na ang mga pahayag ng isa sa social media. Nakatutok si Mark Salazar. Magka-tandem noong 2019 sa ilalim ng Asenso Manileño ticket. Pero maglalaban na nga ba sa pagka-alkalde ng Maynila sa 2025 elections? Sa dalawa, si Manila Mayor Honey Lacuna pa lang ang naghain ng Certificate of Candidacy sa pagka-mayor sa ilalim ng parehong partido. Pero may malaman siyang pahayag. Sa lahat ng hindi magtaksin! Maraming salamat po sa inyo! Mananalo po tayo! At kahit hindi pa kasama sa mga naghain ng kandidatura si dating Manila Mayor Isko Moreno as of 3 PM kanina. Palipad hangin para sa ilan ang mga post ng page niya online. Darating ang oras, magiging opisyal ang lahat. Basta ako ngayon, nakikinig ako sa taong bayan. Pinakikinggan ko yung daing nila. Nasa listahan na rin ang naghain ng kandidatura sa pagka-mayor si Independent Candidate Alvin Caringal. May kasaysayan ng Maynila na mga mayor na kinalaban ng dati nilang katiket na vice mayor. Kaya exciting talaga ang laban sa kabisera ng Pilipinas. Ayon kay Dr. John Robert Go ng UP Political Science Department, lalo ngayon. Mas malakas ang tunggalian ngayon dahil magkakilala sila, alam nila siguro yung mga estratehiyang politikal no, ng bawat kampo at magagamit ito ng isa laban dun sa kabila. So makikita mo talaga yung banggaan. Bagamat pareho nang naupo sa City Hall si Lacuna at Moreno, may bentahe aniya ang incumbent o nasa pwesto. Kasi kontrolado niya yung resources. Diyan yung makikita natin sa eleksyon kung gagana ba yung makinarya, yung puhunan na inilatag niya habang mayor siya sa nakaraang tatlong taon. O na-maintain ni Isko yung kanyang makinarya at dahil nga babalik siya, magsishift ngayon yung allegiance ng mga tao from Honey, babalik kay Isko Moreno. Pero habang naaaliw tayo sa makulay nilang kampanya, mahalagang bantayan din kung paano yan ginagawa dahil baka sa dulo, butante ang talo. Ang mas concern ko bilang mamamayan ay kung ganitong kalaking halaga ang ilalabas ng isang politiko para manalo no, bilang mayor sa Metro Manila, saan niya ito kukunin? At kapag nanalo siya, babawiin niya ba yung... Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Bumagal naman ang pagmahal ng mga bilihin o inflation nitong Setyembre. Alamin kung bakit sa pagtutok ni Von Aquino. Ang pagmura daw ng presyo ng bigas ang isa sa pangunahing dahilan kung bakit bumagal nitong Setyembre ang inflation o paggalaw ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa. Mula sa 3.3% noong Agosto, bumaba ito ngayong Setyembre sa 1.9%. Mas mababa rin ito kumpara sa 6.1% noong September 2023. Ibig sabihin nun, pag bumaba yung ating inflation rate, pero mataas para positive pa rin, ibig sabihin, yung presyo ngayong September 2024 ay mataas compared sa September 2023 pero mabagal yung pagtaas. Ang rice inflation bumaba raw mula sa halos 15% noong Agosto sa halos 6% lang nitong Setyembre. Sa datos ng PSA, pababa na ang presyo ng bigas simula pa noong Hulyo. Epekto na raw ito ng executive order na nagpapababa sa taripa sa bigas. Mayroon siyang contribution kasi it started in July. So doon, ito naman yung ating ini-expect. But of course, sinabi ko kanina doon sa level na hindi siya pa ganung kalaki. Meron namang konti. Pero hindi pa rin sapat. Hindi pa rin bumabalik siya sa dati. Kasi noon talagang mababa. Pwede naming ibenta ng nasa 48 lang. 40, ngayon, puhunan pa lang yun. Kabilang din sa mga dahilan ng mababang inflation ngayong Setyembre ay ang pagbaba ng presyo ng gulay, gasolina at diesel.
Sa 13 commodity groups, 10 umano ang nagtala ng mas mabagal na pagtaas ng inflation nitong September 2024 kumpara noong August 2024. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino Nakatutok, 24 oras. Wala nang uuwi ang tirahan ng maraming naapektuhan ng bagyong Julian sa Batanes na ngayon ay nasa evacuation center muna. Sa tindi ng kalbaryong kanilang pasan, malaking bagay yung inyong tulong na agad inihati doon sa ilalim ng Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation. Sa pinakahilagang dulo ng Pilipinas, matatagpuan ang nakamamanghang ganda ng Batanes. Pero nito lamang Lunes, binayo ng malalakas na hangin at ulan ang isla dulot ng superbagyong Julian. Sa huling datos ng PDRRMO Batanes, nasa 2,124 na kabahayan ang nasira. 256 dito ay totally damaged. Nasa 7,090 na pamilya naman ang naapektuhan. Hanggang ngayon, may 8 pamilya pa ang nasa evacuation center ng Basco. Itong 8 na to is totally wala silang mababalikan na bahay kasi natangay at natumba yung bahay nila. Isa na riyan ang pamilya ni Linda. Hindi raw nila alam paano na magsisimula uli. Lalo na ngayon pa lang daw sila nakakabangon matapos mawasak ang kanilang bahay noong 2021 dahil sa bagyong Kiko. Naalala ko noon, 2 beses na yun, tapos ito, mas grabe. Kasi nawas up na naman yung bahay ko. Abala naman sa paglilinis ng bahay ang pamilya ni Mira Luna. Umaasa na meron pang maisasalba. Dahil kasi sa takot noong kasagsagan ng bagyo, agad silang lumikas. At ang kanyang panawagan, sana po mabigyan po kami ng tulong. Kahit mabigyan po kami ng pambili namin ng hero, ma'am. Hero, kahoy po. Sa tulong ng Office of Civil Defense, agad lumipad ang GMA Kapuso Foundation sa kay ng Air Force C-130 para maghatid ng relief goods sa mga evacuees doon. Pero itong bagyo na to naging isa pang dahilan kaya naging medyo yung mga resources namin medyo kulang kaya nagpapasalamat kami sa inyo. At least yung naibigay nyo sa amin, sa kanila, maibsan yung sa pangangailangan sa pagkain. Nakapila pa din tayo sa Air Force cargo plane para makapaghatid sa Batanes ng karagdagang relief goods para sa libo-libong nasalanta roon. Bukas ang nakatakdang paglipad ng GMA Kapuso Foundation relief goods sa Batanes. Sa mga nais tumulong, bisitahin lamang ang GMA Kapuso Foundation website na www.gmanetwork.com/kapusofoundation/donate. Mga kapuso, tuluyan na pong nalusaw ang dating bagyong Julian. Pero maging handa pa rin sa mga posibleng pag-ulan ngayong weekend. Ayon sa PAGASA, umiiral kasi ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ito po yung linya kung saan nagtatagpo ang hangin mula sa Northern at Southern Hemisphere. Bukod yan, may binabantay ang kumpol ng mga ulap sa boundary ng Philippine Area of Responsibility. Wala naman daw yung inaasahang direktang efekto sa bansa. Sa datos ng Metro Weather, posible ang heavy to intense rainfall sa Central Luzon bukas ng hapon. Mas maraming lugar pa ang makakaranas ng pag-ulan pagdating ng Linggo, partikular sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Mimaropa at Bicol Region. May chance rin ang heavy to intense rain sa ilang lugar sa Visayas bukas tulad sa Capiz, Iloilo, North Negros Occidental, Bohol at Samar Provinces. Posible rin niyang magpatuloy hanggang sa Linggo. Sa Mindanao, mataas din ang chance ng ulan sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga Region. Posibleng tumila ang mga pag-ulan bandang gabi pero magiging maulan sa Linggo. Sa Metro Manila, inaasahang magiging maulan din simula bukas ng hapon pati po sa Linggo. Kahit wala pang batas na partikular na kontra sa fake news, pwede pa rin mapanagot ang sino mang nagpapakalat niyan. Alamin natin kung ano-anong batas ang pwedeng pagbasehan at kung saan pwedeng dumulog ang biktima. Narito si Kuya Kim Atienza, nakaisa natin sa ating panata kontra fake news. Sa gitna ng paglipana ng fake news, paano kapag tayo ang mabiktima?
paano pananagutin ang mga nasa likod nito. Sa ngayon, wala pa talagang batas specific to fake news. Pero may ilang panukalang batas para dito. Gayunpaman, pwede pa rin kasuhan ang nagpapakalat ng fake news sa ilalim ng Cyber Crime Prevention Act, partikular ang cyber libel. Mas mabigat ang parusa sa cyber libel kumpara sa traditional libel. Mula 4 na taon hanggang 8 taon na pagkakulong o multa na posibleng umabot ng 1.5 million pesos o parehong kulong at multa ang parusa. Pag electronic related at ginamit ng iba ang iyong pangalan o identity para makapanloko, computer related identity theft ang pwedeng ikaso. Ang parusa, pagkakakulong hanggang 12 years o multa na di bababa sa 200,000 pesos o parehong pagkakulong at multa. Para sa mga biktima ng cyber libel, identity theft at iba pang electronic related crime, maaaring dumulog sa NBI Cyber Crime Division. Walang lusot sa batas. Ang sino mang gustong manloko, kaya dapat sa totoo lang tayo. Ako po si Kuya Kim, magkaisa tayong labanan, ang fake. Nadagdagan pa ang mga party list na naghain ng kandidatura para sa eleksyon 2025. 14 na party list nominees ang nagsumite ng Certificate of Nomination at Certificate of Acceptance of Nomination. Base sa pagtatala ng COMELEC ngayong hapon, mayroon ng 49 na party list na naghain ng kandidatura.